ito, Brother Celsius, ay opo. Maipapaliwanag natin ang isa sa pinaka-importanteng sakramento ng Simbahang Katolika. Ito ay ang sakramento ng pagkukumpisal, ang Sacrament of Reconciliation, ano? Sacrament of Confession, or ano man yan. Confession, reconciliation, kumpisal, pare-pareho lamang yan. Ngunit, yes. Magkakaiba man ang tawag, ngunit yan ay nag-iisang napaka-importante. Isa sa pinaka-importante sa pitong sakramento ng Simbahang Katolika. At nito lamang ano, last week, sa tuwing sasapit ang Semana Santa o ang Holy Week, pinaka ini-encourage ng Simbahang Katolika, ng mga kaparean, ng mga obispo, ang sakramentong ito. Dahil nga sa panahon ng Kwaresma, dapat tayong magnilay. Magbabalik loob. Magbalik loob. Kaya ang kumpisal ang isa sa pinaka-importanteng talakayin natin. Ano? So, Brother yes. Celsius, ano? Nga pala, pareho tayong naka-DCF search, DCF t-shirt, polo shirt, shirt pakita yes. naman natin. Ayan po. Okay. So, napakaganda natin yung DCF polo shirt. So, hindi na natin patatagalin, Brother Celsius, sisimulan na natin ng maikling discussion. So, sa everyone who's watching this live now, I encourage everyone to like and share this live. So, para marami pong kayong matututunan sa live na ito. And sa mga may katanungan po, maaari po kayong magtanong, mag-comment lamang po sa live na sa baba. Yeah, tama si Brother Celsius. So Brother Celsius, simulan natin ng topic ay tungkol sa pagkukumpisal. Ang mga Brother Celsius, ano, ang pagkukumpisal o ang paghingi ng tawad ay hindi naman ito kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi naman ito parang masyadong against sa lahat ng paniniwala. Dahil sila din naman ay sa mga Protestante, sa mga born again, sinasabi rin nila na kailangan mong magbalik loob sa Diyos, magkumpisal, humingi ng tawad, etc. Pero Brother Celsius, ano, ang pinaka isang bagay na kinukundi nila o napupunan nila sa pananampalatayang Katoliko ay walang iba kundi ang tinatawag na confession to a priest, ano, yung pagkukumpisal natin sa pari. Kasi ang kanilang opinion dito, iisa lamang ang Diyos. Meron tayong Diyos na magpapatawad sa atin. Nandiyan si Kristo, etc., etc. Hindi natin kailangan humingi ng tawad sa isang tao lamang din na katulad natin. Minsan nga, mas makasalanan pa yan kaysa sa atin. Di ba, Brother Celsius? Opo, tama po yan. So, may madadagdag ka muna bago tayo bumanat ng mga mabibigat na salita. Yan. So, yun nga po, sinasabi nila na iisang Diyos lamang talagang merong iisang tagapamagitan, ito ay si Jesus. At sinasabi nila na hindi natin kailangang pumunta pa sa simbahan upang doon mag-confess at i-confess pa natin ating mga kasalanan sa pari. Kung hindi, pwede naman daw mag-direct na lang sa Diyos. Halimbawa, nagkasala ako, pwede nang magdasal at sabihin na lamang sa Diyos na ako'y nagkasala, patawarin niyo po ako. Ayun yung parang kanilang thinking na mapakukumpisal yung mga kasalanan mo sa tao, di nakagawa din ng isang kasalanan, di po ba? Kaya ang kanilang thinking na kailangan ay dun sa Diyos humingi ng tawad kasi siya lang ang nakakapagpatawa. At yun nga po, sinasabi pa ng ibang mga reliyon, especially na yung mga born again na yan, mga Protestante na ano ba naman yan, napaka-chismoso naman ang mga pari nyo dahil kahit na yung mga kasalanan ninyo ay inaalam pa at talagang sinasabi nyo pa, hindi ba kayo nahihiya? Parang ganun yung thinking nila sa atin na tayo ay isang mga walang hiyang tao na talagang kinoconfess mga sarili natin sa isang hamak na tao lamang din. Kaya ngayon ay maganda ito para magkaroon opportunity ang lahat na ba't ka ba tayo nagkukumpisa sa pari? Bakit sa pari pa, di ba po? So, simulan na po natin, Kuya Carlo. Mm-hmm. So, tama ka dyan. Maraming salamat sa iyong mga paunang tirada sa paksang ito. So, Brother Celsius, ano, kagaya nga ng sinabi ko, hindi issue sa kanila yung paghingi ng tawad sa Diyos, ano? Opo. Ang issue dito, yung paghingi ng tawad sa kaparean. Sa pari. Dahil niya ang sabi Opo. Nila, bakit ka magkukumpisal sa isang taong makasalanan din? Bakit ka hingi ng absolution sa isang
taong baka nga mas makasalanan pa kaysa sa akin, di ba? Sasabihin nilang ganyan. Pero ano, unang-una, Brother Celsius, ano, dederechain ko itong mga kaibigan natin sa ibang pananampalataya. Oh, yan. Ano? Dapat po ninyong tandaan, mga kapatid, na ang Diyos mismo ay inutusan magpatawad ang mga pari. Tandaan po natin yan. Wala pong inutos sa banal na kasulatan na ikaw ay dapat dederekta ka lang sa akin. Hindi ka pwedeng dumaan kung kani-kanino. Hindi ka pwedeng dumaan sa ganyan, sa ganito, sa ganyan, sa kanya, sa dito, etc. Kundi wala pong sinabing ganun. Paano ko po nasabi? Mamaya papatunayan natin. Ngayon, yes. Brother Celsius, kung dederecho kasi tayo sa Diyos, ano, medyo pilosopo ito pero may sense para sa akin. Kapag dederekta tayo sa Diyos, Brother Celsius, saan tayo titingin? Siyempre sa hangin. Diba? Opo, sa puno. Tama po. Sa dingding. O kung saan-saan man dyan. Yes. Diba? Kakausapin mo ngayon yung langit. Kakausapin mo, hihingi ka ng tawad. Okay. Ngayon, papaano mo ngayon masasabi sa akin na talagang napatawad ka ng Diyos? Yun. Diba? Yun ang unang tanong dyan. Kung ikaw ay dumidirekta lamang sa Diyos, papaano ko mo ngayon masasabi na talagang may nagpatawad na sa iyo sa iyong mga nagawang kasalanan? Ano? Opo. Ngunit, Brother Celsius, yung kanilang claim na dedirekta lang sa Diyos ay hindi po sinusuporta ng Biblia. Ngayon, saan ba natin mababasa sa banal na kasulatan na kailangan sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ay kailangan ng tulong ng isang pari? Para po makita ninyo na hindi lamang nagsimula itong sa simbahang Katolika, baka kasi sabihin nila nagsimula lang ito nung panahon ng simbahang Katolika, nung gawa-gawa lamang. Gawa-gawa lang ng mga pari yan, no? Kundi po from the Old Testament pa lamang, Brother Celsius, makikita na natin na aral na ito ng Diyos eh. Itinuturo Diyos, na ito yes. ng Diyos, no? Sa Torah pa lamang ng mga Hudyo, no? Torah po yung Old Testament, ginagamit po yun ng mga Hudyo. Andun ayun po yung banal na kasulatan. Yung banal na kasulatan, ano? Bago pa po yung New Testament. Ngayon po, mababasa natin, ano? Sa talata ng Levitico chapter 5, verse 5 to 6. Ito ang sa ating babasahin. At mangyayari na pagka siya'y magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isa sa isa'y yaong kanyang ipinagkasala at dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya. Dahil sa pagkakasala, dahil sa kasalanang pinagkasalahan niya, ay isang babae na kinuha sa kawat, isang kordero o isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan at itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan. Anong sabi? Itutubos sa kanya ng saserdote. Napakalinaw. Ano ba ang translation ng saserdote, Brother Celsius? Ang saserdote po ay pari. Yan, isang pari po, isang priest noong mga panahon yan, ano? Ngayon, opo. Kung gagamitin natin ang ibang salin sa magandang balita Biblia, ano? Sa Levitico chapter 5 verse 6, itong sabi, ihahandog ito ng pari. Ayun, ihahandog ng pari upang pari. Siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Letra for letra po yan, no? So, Brother Celsius, dahil mahilig sila sa letra for letra, hindi ginamitan ko ng letra for letra. Tama po. So, may mga sabay na nalagdag ka pa yan, Brother Celsius, bago magpatuloy? Opo. So, ang puno sa Old Testament, may kita na po natin na ang mga kaparian ng mga Israelita, ano, ay gumagamit talaga ng mga pari upang magpatawad. So, sa binanggit nyo mga pong verse ay sa binanggit nyo pong versikulo ay talaga makikita natin na ginagamit ng Diyos ang mga kaparian upang magpatawad, hindi lamang sa direkta, kasi wala ka lang talaga mababasa na dati ang mga Israelita ay direkta lamang na pumupunta o nagdarasal sa Diyos upang mapatawad sila, kung hindi sila ay gumagamit ng kaparian upang maghandog sa Diyos. Doon nga po sa iba pang versikulo sa Levitico 19:22 to 20:22 ay may kita natin na may isang lalaki na nagkasala sa babae at siya ay hindi pinatay.
kung hindi humiling dapat siyang ang pumunta sa pari upang ang pari ay mag-alay sa Diyos upang siya ay patawarin. So hindi naman yung lalaki ay nagdasal at dumiretso na lang at nagdirektang humingi ng tawad sa Diyos kung hindi gumamit siya ng pari upang ang pari na iyon ay mag-instrumento upang siya ay mapatawad. Mm-hmm. Di ba po? Amen. So yun, Sir Brother Celsius, ano, malinaw sa aking unang binasang talata sa aklat pa lang ng Levitico chapter 5 to 6, no? Word for word, ang pari ay kinasangkapan ng Diyos upang isa ikakalinis ng kasalanan, ikakalinis ng iyong sarili, ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Ngayon, ano? Bago pa mag Leviticus chapter 5 verse 5 to 6, Brother Celsius, ano? May mas nauna pa, no? Magpapatunay na biblical talaga, no? Letra for letra ng kapari ay kinasangkapan ng Diyos, kinasangkapan ng Ama na tungkol sa pagpapatawad ng mga kasalanan, ano, Brother Celsius? Bago ko puntahan yan, so ini-invite ko po uli ang lahat ng nanonood ngayon na i-like at i-share itong live na ito. Maraming salamat po. Okay, so tutuloy na ako ulit sa Leviticus chapter 4 verse 26 pa lamang ng Levitico, ano, nakasulat ito, Brother Celsius. At ating mababasa, ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya ay patatawarin. Anong sabi? Ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya ay patatawarin. Hindi sinabing dedirekta ka lamang sa Diyos para matubos sa Diyos ang kasalanan mo. Diba? Opo. At ikaw ay patatawarin. Hindi. Anong sabi? Ito ang gagawin ng pari. Ayun. Diba? Liwanag. Mm-hmm. Sa itutuloy pa natin, no, Brother Sergio, sa Leviticus chapter 4 verse 31, itong sinasabi, kukunin lahat ang taba nito tulad ng taba ng handog, pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Ito'y susunugin ng pari bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ganitong paraan, matutubos ang kasalanan ng taong yon. Ayun, paano daw matutubos ang kasalanan? Sa pamamagitan ng pagsusunog ng pari bilang handog. Hindi sinabing dumirekta ka sa Diyos. Hindi sinabing dumirekta ka kung kani-kanino. Hindi. Diba? Ang linaw, kinakailangan ang kaparian. Ano? Sa Old Testament pa lang yan, Brother Celsius. Old Testament pa lang yan. Mm-hmm. Opo. So, may dadagdag ka ba, Brother Celsius? So, yun po ay sa unang talata pa lang binigay namin. At dito pa lang sa Old Testament ay talagang makikita na natin na ang Diyos ay ginagawang kasangkapan ang pari upang magpatawad ng mga kasalanan. Wala pong nakalagay diyan na dumiretso sila sa Diyos, nalalangin sila. Kung hindi, sila ay dumaan muna sa pari o sa ibang translation nga ay sa mga saserdote. Mm-hmm. Di ba po? Mm-hmm. Kaya talagang Old Testament pa lang, makikita na natin na biblical na biblical talaga ang pagsangguni sa kaparian upang ikaw ay mapatawad. Paano pa kaya sa New Testament? Di ba po? Mm-hmm. Diba, tama ka dyan, Brother Celsius. Mamaya i-discuss natin yan. Marami pa akong mga gustong sabihin dito, no? Sa bago tayo matapos sa Old Testament, ano? So dadagdagan ko yung sinabi ko tungkol sa Levitico chapter 4 verse 31, ano? Sa Old Testament pa lang ginawang kasangkapan ng Diyos ng mga pari. Kung hindi gagawin ng pari ang tungkulin niya, ano, kagaya na rin ng mga pari natin ngayon, ay hindi magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya ang Brother Celsius, ano, napaka ang tawag dito nung pasasabi kong tuwang-tuwa ako sa mga kaparian, lalong-lalo na kapag napakasipag nilang magpakumpisal. Kasi makikita mo dun yung talagang ginagawa nila yung tungkulin nila bilang pari, yung magpatawad ng kasalanan. Ngayon, opo, sasabihin na ngayon pupunta tayo na yun sa sinasabi na naman ng sekta, no? Sektang sekta. Biglang sulpot, no? Sektang biglang sulpot. Na sasabihin nila, sa lumang tipan lang yun eh. Bagong tipan na tayo. Alam mo, Brother Celsius, natatawa ako dyan minsan eh. Hindi naman sa panglalait, pero natatawa ako minsan talaga kapag naririnig ko yun sa mga protestante. Yung lagi nilang palusot na sasabihin nila
Old Testament na yan. We are living in the New Testament. Pero pag titignan mo yung Biblia nila, nagbabasa sila, sila naman sila pag from Old Testament to New Testament. Diba? Opo. Lalong-lalo na yung paborito nilang verse, yung pagdating sa ikapo, ano? Diba, totoo naman? Opo. Laging ini- sa Genesis yan. Oo. I-insist nila yung tungkol dyan sa ikapo na yan, ano? Na opo, kasi galing kay Moises yan eh. Magnanakaw daw pag hindi nagbibigay ng ikapo. Na? So, may impyerno daw. Oo, may impyerno daw, etc. So, ibig sabihin, kumbaga, ginagamit nilang Old Testament para lamang sa pangsarili nilang interest, hindi para sa Diyos, dahil nga, kumpara sa Diyos na ginagamit nila ang banal na kasulatan, eh bakit kapag bumasa ka ng Old Testament, ang sasabihin nila, lumang tipan pa yan. Lumang tipan na yan. Doon tayo pero sa bagong tipan lang. Opo, kasi na, pero pag ikapo. Na tayo, pero pagdating kay Ipo, sa ikapo. Insist nila yan, sigaw-sigaw, tatawagin yung pangalan. Ito, si ganyan, limang buwan nang di nag-iikapo. Ninanakawan mo ang Diyos. Oh, diba? Opo. Ayun. So, kitang-kita na natin talaga. Ayun, ine-expose natin talaga ngayon ang kung anong meron sa loob ng ibang sekta. So, Brother Celsius, baka gusto mong mag-invite ng mga kaibigan mo dyan na manood ng ating live ngayong araw na ito. So, ayun po no, sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko, at higit sa lahat sa mga kapitbahay namin dito, ay tara na at manood upang malaman niyo ang katotohanan, malaman niyo ang sinasampalatayanan niyo, at sa mga iba naman na kakilala kong hindi Katoliko at patuloy na naninira at talagang bumabati ko sa simbahan, it's time for you to watch this video para malaman nyo talaga kung ano talaga ang sinasampalatayanan at ano ba talaga ang mga sagot sa lagi nyong mga sinasabi o mga binabato tungkol sa simbahan. Sa mga lagi ninyong paninira sa Sunday Biesya. Yun. So matagal-tagal na, Brother Stelios, hindi nakapag-practice ng boses ng ministro ng Iglesia ni Cristo. So yun, Brother Stelios, ano? Ngayon, dito tayo ngayon sa dahil nga lagi papatulan natin yung sinasabi nila na walang na Old Testament lamang 'yan. Opo. No? Wala doon tayo sa New Testament lang. Papatulan na lang natin kasi syempre nakakaya naman sa kanila baka hindi sila lalong hindi sila ganahan 'yan magbasa ng Old Testament. Okay. So Brother Celsius, ano? Ngayon, mababasa po tayo sa bagong tipan, ano? Actually, ang Panginoong Jesus mismo ang nagbigay ng kapangyarihan sa pare, unang-una kay Apostel Pedro na isang pare. Basahin natin sa Mateo 16:18-19. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay pinagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ngayon, ano yung sinasabi doon? Ipagbabawal sa langit at at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ang ibig sabihin lamang noon, Brother Celsius, binibigyan ng kapangyarihan ni Kristo si Apostol Pedro na isang pari na magpatawad at hindi magpatawad. Ayun. Yun. Mm-hmm. Ngayon, may isa na namang silang palusot dyan, Brother Celsius. Yung lagi naman silang may palusot eh, no? Lagi opo. Na sabihin nila dyan. Kaya Apostol Pedro lang yan sinabi. Hindi nakasama yung mga pari ninyo na makabagong pari ninyo. Mayroon pa silang nalalamang makabagong pari, no? Makabagong pari. Hindi naman nila, lingid sa kanilang kaalaman, kahit naman si Pedro ay kasapi ng Santa Iglesia. Siya nga po ang aming kauna-unahang Santo Papa. Santo Papa. Mm-hmm. Whether tanggapin nyo man o hindi, siya pa rin po ang aming kauna-unahang Santo Papa. Ngayon, hindi po bakatwiran na sasabihin wala pong katotohanan na kay Apostol Pedro lamang po ibinigay ang kapangyarihan yon, kundi ibinigay din po to sa lahat ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo na siyang mga unang obispo ng Santa Iglesia. Take note,
the first bishops of the Catholic Church, yung mga apostol po yan, no? Tama po. Ito po ang mababasa natin, ano? Sa Mateo 18:18. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sino kinakausap diyan? Hindi lang si Apostol Pedro, no? Kinakausap diyan ang lahat ng mga apostol. Ayun. So, ang pangatlong palusot nila diyan, Brother Celestial. Pasensya ka na, marami akong sinasabi sa part. Okay lang po. Ito ang pinaka gusto ko sa lahat ng sakramento, ang sakramento ng kumbisal, no? Pinaka favorite ko tong topic. So, ayun. Sasabihin nila dyan yung isa pa nilang pasulupalusot. Hindi yan kasalanan. Hindi kasalanan ng sinasabing kalagan dyan sa lupa, kakalagan sa langit. Iba yun. Ano? Ngayon, ang mababasa, ngayon, hindi ba kasalanan yun? Siyempre, kasalanan po yun. No? Ngayon, ang tanong, mababasa ba sa Biblia na dapat direkta sa Diyos ang paghingi ng kapatawaran ng kasalanan? Wala pong mababasa. Wala po. Ang sabi pa, no? Brother Celsius, ano? Hindi ko lang ma-recall yung mismong talata, no? Pero ito ang sinasabi, na pag nagkasala ang kapatid mo, lapitan mo, kausapin mo. Pag hindi pa nakinig, magsama ka pa ng iba. Pag hindi pa din, dalhin mo sa Santa Iglesia. Ano? Sino ba ang mga representative ng simbahan? Di ba't mga pari, Brother Celsius? Opo. Mm-hmm. So, Brother Celsius, may dadagdag ka ba? So, ayun nga po, no, nasa New Testament na po tayo talagang napapakita sa mga binigay na bersikulo sa Mateo na talagang binigyan ng kapangyarihan ang kaparian upang magpatawad. So, magbabasa po tayo ngayon sa Catechism of the Catholic Church. Ito po ay UCAT sa page... wala pong page, pero ito po ay nasa 228. Who can forgive sins? God alone can forgive sins. Jesus could say, your sins are forgiven. Mark chapter 2 verse 5, only because He is the Son of God. And priests can forgive sins in Jesus' place only because Jesus has given them that authority. So, ito ay may connect sa Mateo na binasa ng ating kapatid na Carlo kanina, na talagang may mapapakita na binigyan authority si San Pedro ang mga apostol at maging ang mga kaparian na magpatawad ng mga kasalanan. Sabi nga dito sa katekismo ay ang Diyos lamang ang maaari magpatawad, at kaya nakakapagpatawad ang mga pari ay dahil sa pamamagitan na lamang ng pagbibigay o pagbigay ni Jesus sa kanila ng otoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Na ito ay nakakonek talaga sa Mateo 16:18-19 na may na mapapakita natin na kung ano man ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit, at kung ano man ang hindi mo ipahintulot sa lupa ay hindi mapahintulot din sa langit, na mapapakita na ito ay authority talaga. So, magbabasa po ako ng talata mula sa pangalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto sa chapter 2 verse 10. When you forgive people for what they have done, I forgive them too, for when I forgive, if indeed I need to forgive anything, I do it in Christ's presence because of you. At kung tayo po ay pupunta sa Tagalog para maintindihan ng lahat, ay ito po ang nasusulat. 2 verse 10, kung pinapatawad na ninyo ang taong nagkasala, pinatawad ko na rin siya. At kung nagpatawad naman ako, saksi si Kristo na ginawa ko yon alang-alang sa inyo. Kung sa iba pong talata o sa iba pong translation ng Biblia, ay sa pinakauling sinabi po ni Pablo ay in Christ authority or in persona Christi, in person of Christ. Ang mga kaparian po ay in person of Christ, o sila po ay may otoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Kung susuriin nga po natin ang talata ay
sinabi ni Pablo kung papatawarin nyo yon ay papatawarin ko na rin siya, na nagpapakita dito ng pagsasabi ng mga kasalanan sa kaparian, at ito ay papatawarin ng kaparian, at ito nga ay mapapatawad na, dahil sabi nga dito sa talata na binigay ko, sa talata na binigay ni kapatid na Carlo kanina, ay talagang kung ano ang gawin o kung ano man ang mapatawad ng mga pari dito sa lupa ay mapapatawad din sa itaas o sa Diyos, dahil sila nga po ang binigyan ng otoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Take note of that po. So, Kuya Carlo? Mm-hmm. So, si ang mga kaparian ang inutusan ng Diyos na magpatawad ng kakasalanan. Walang sinabing dumirekta lamang sa kanya. Dumirekta lamang sa Diyos. No? Wala, at wala. Alam mo, Brother Celsius, ito ay sariling opinion ko lamang. Ano? Kaya siguro sila nagkukundi na doon sa pagkiklaim ng mga pari natin na dapat magkumpisal sa kanila. Eh kasi hindi sinabi ng Diyos magkumpisal kayo sa pastor, magkumpisal pastor, kayo sa ministro. Wala. Ministro, wala. Hindi, wala. So, wala. Even though ang mga pari natin ay consider as pastor, as at minister, but there is really a big difference, ano, kasi ang sila naman ay wala silang pari na katulad ng pari natin na mayroong proper ordination, mayroong tinatawag na vocation, at mayroong yes, talagang power, dahil nga tayo ang tunay na iglesia, tayo ang tinatag ng Panginoong Hesukristo, kaya nararapat lamang na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Okay, so Brother Celsius, ano, dadagdagan ko yung sinabi ko kanina, ano? Opo. No? Dun sa part na sinabi ko na dalhin mo sa Santa Iglesia, ano? Dun po, ano, makikita na po natin dun na, hindi ko lang kasi masyadong ma-recall yung talatang yon, pero pag may oras tayo, subukan kong ma-recall. Ang sinabi dun ay, kapag ang kapatid mo ay nagkasala, ano? Lapitan mo siya, kausapin mo. Pag hindi, dalhin mo sa Santa Iglesia. Doon sa part na 'yon ay doon ka nahihingi ng confession, ano? Kung saan ay bibigyan ka ng absolution. Bakit ka kailangan bigyan ng absolution ng kaparian? Upang ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Ngayon, kaya po kapag hindi pa natin na kapag hindi pa nakinig yung kapatid mo, no, sa mga pare, ay iturin mo siyang hintil. Yun pa ang sinabi sa talatang 'yon. Na dahil ang mga obispo, mga pare ay ang successor of the apostles, no, sila ang successor of yes, the apostles na may power to bind and loose according to Mateo 16:18. Kaya nga po sa Iglesia Katolika, pag nagkasala ako, example, yung sa kaibigan ko, kakausapin ko 'yon. Diba ako sa'yo, Brother Celsius, nagkasala ako sa'yo, kaya nakasabi ako sa'yo ng di maganda, hindi ako ng tawad. Pero kapag pag-uusapan natin yun, kapag hindi ka tayo nagkaintindihan, hingi tayo ng tulong sa ibang tao. Kapag hindi pa rin tayo simbahan, nagkaintindihan, yes, pupunta na tayo sa simbahan. At sino magre-represent ng simbahan? Siyempre, ang mga pari. Mga kaparian. Ayan. Ito ba ang kapangyarihan ng mga apostol, Brother Celsius, sa magpatawad ng kasalanan ay talaga bang ibinigay ng Panginoon o ipinagkaloob sa kanila? Ay, oo, mababasa natin yan, no? Sa banal na kasulatan. Ito sa talata ng 1, 20, 21 hanggang 23. Sinabi niyang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumayin niyo. Kung paanong nagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, siya'y hiningahan niya at sa kanya'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Napakalinaw, mga kapatid, kapatid na Brother Celsius, na talagang binigyan ng kapangyarihan ang mga apostol na magpatawad ng mga kasalanan. Mga kasalanan. Mm-hmm. Napaka-illogical, Brother Celsius, kung sasabihin nating hindi dapat mangumpisal sa pare. Gayong binigyan naman sila ng kapangyarihan. Kanino? Kanino ko magkukumpisal? At ano pa ang dahilan at binigyan sila ng power to forgive sins kung hindi nila ito gagampanan? Di ba, Brother Celsius? Lalabas na ang mga kaparian pa ay hindi talaga sumusunod sa Diyos kung hindi sila magpapatawad ng kasalanan. So, yun, yes. Brother Celsius, may gusto ko bang idagdag?
So ayan po no, talagang pasok na pasok po 'yan. Mm-hmm. So kung babasahin po natin sa Youth Catechism number 227, who instituted the sacrament of penance? Mm-hmm. Jesus himself instituted the sacrament of penance when he showed himself to his apostles on Easter day and commanded them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." John chapter 20 verse 22 to 23. Dito po sa nabasa natin at napaliwanag niyo na nga po kanina, at ito po ay talagang nasa ating katekismo rin na nagpapakita talaga na ang mga pari ay binigyan ng otoridad ni Jesus na magpatawad ng mga kasalanan, o binigyan sila ng karapatan na magsagawa ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Kuya Carlo? Amen, Brother Sergio. So gusto ko ulit na bibigyan ko lang ng kaunting paliwanag yung aking dagdag pa. Ano? Opo, sige. Minsan, Brother Celsius, ano, masasabi kong ako'y natatawa na minsan sa sinasabi ng iba na ang sinasabi daw ng pari ay, "I forgive all your sins." Ano? Doon sa part na yun kasi, Brother Celsius, meron din silang issue na naman doon. Ano? Lagi naman, kuya. Unang-una, Brother Celsius, dapat nating tandaan na ang pinapatawad lang ng pari ay yung kasalanang kinumpisal mo. No? Halimbawa, kung ang kinumpisal mo ay 11 kasalanan, eh, siyempre, yun yung papatawarin ng Diyos dahil yun yung talagang sinabi mo sa kanya. Pero kung ang kasalanan mo ay talagang nakalimutan mo, talagang literally nakalimutan mo, example, kasi nito ka lang ka nagkukumpisal, nitong pag naging 20 years old ka na mahigit, nung mga kabataan mo hindi ka mahilig magkumpisal, eh siyempre, mahirap tandaan yung mga ganong klaseng kung ano yung kasalanan. Mga nagawang kasalanan. Kung willingly mo, I mean, hindi mo ito sinadya. Diba? Wala talaga sa isip mo yun. Kasama na yun sa mapapatawad ng kasalanan. Ngunit, kapag ito'y natandaan mo ang kasalanan, example, nagnakaw ka, naalala mo lang kinabukasan, if you can go to confession immediately, kinabukasan, go. Pwede naman yun. Walang problema. Actually, ang confession, Brother Celsius, ay araw-araw yan sa Santa Iglesia, no? Depende sa inyong parokya, pero sa amin dito sa Marikina, maraming mga simbahan ang araw-araw na merong kumpisal. May confession po talaga. Opo. So sa mga gusto pong mag-confess, karaniwan po kasi na nakikita kong schedule ng mga parokya ay 4 to 6 p.m. ng hapon hanggang gabi po yan, 6 p.m. At ito po ay Monday to Saturday. Kung gusto niyo naman po sa, kung malapit po, halimbawa, malapit po kayo sa Antipolo Cathedral, ay meron po silang kumpisal umaga at hapon. Ang pagkakalam ko po sa umaga, 9 a.m. Tapos pag hapon naman po ay 4 to 6 p.m. din po. So, kung meron man po kayo dyan malapit na parokya, sigurado po may schedule naman po sila ng kanilang kumpisal na nasa bulletin board or nasa labas ng simbahan para po kayo po ay maanyayahan din po at makapaglinis ng inyong sarili. At yun pa, Brother Sergius, dagdag ko lang, no? Dun sa, sa part ng mga lugar na pwedeng pagkumpisalan, ano, sa Brother Sergius, kung di ako nagkakamili sa Immaculate Conception Cubao Cathedral, ano, kumalapit kayo dyan, from Wednesday to Sunday po ang kanilang confession, every mass po. Tandaan nyo po yan, ha? Every mass po, tuwing may misa po. Hindi ko lang sure kung pati kapag may kasal, kahit po hindi schedule mass niyon, ay nagpapakumpisal din sila. Pero I think nagpapakumpisal din sila kasi basically, commonly naman eh, bago ikasal yung dalawang magiging mag-asawa ay sila naman ay pinagkukumpisal. Kaya, I think meron naman. So, yun nga, ang nasabi ko lang, kung kayo malapit sa Cubao or willing kayo magpunta sa Cubao Cathedral, na, kasi basically, Monday to Saturday, Friday, may pasok talaga tayo sa trabaho. Ang commonly na day off natin is weekend. So, ang suggestion Sabado ko ay ang sa Cubao Cathedral po, all masses po, no? From all masses po, simula umaga, hanggang matapos ang
misa sa hapon, may kada misa po 'yan. Meron po silang confession. Meron po habang nagmimisa, meron pong isang pare. So dalawang pare po ang nasa loob ng simbahan pagdating po ng pagkapanahon, pagka oras po ng misa sa kanila. Ngayon, nadagdagan ko ulit 'yon, no? Sa sinabi ko kanina yung sa part na kailangan ay yung wag mong ililihim dapat, Brother Celsius, ang iyong mga kasalanan. Apa. Kung ano, kung natatandaan mo lahat-lahat ng iyong kasalanan ay dapat mo itong sabihin. Sabihin. So, Brother Celsius, mukhang gumagabi na dyan sa lugar mo. Medyo kaya nga po eh. Mm-hmm. Sorry po. Okay lang yan. Sa susunod, lalagyan natin ng ilaw yan. Okay. So, dadagdagan ko pa, ano? Sa 1 John chapter 1, verse 9, ang sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Kaya yun, Brother Celsius, napaka-importante po ng pagpapayag, pagkukumpisal ng kasalanan, kagaya ng sabi ko kanina na huwag maglilihim ng kasalanan sa pari, sapagkat kung sa Tagalog naman natin babasahin sa unang 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat na banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan na tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayun, kung tayo'y tapat na magsasabi ng ating mga kasalanan, tayo rin ay patatawarin ng Diyos na lilinisin sa ating kalikuan. Ayun, malinaw na malinaw, kapatid, na talagang dapat tayong magkumpisal sa pari. Dahil kung tatanungin natin sila, ay kung may mababasa ba sa Biblia na dapat direkta sa Diyos ang pagkukumpisal, isang direktang sagot po, wala. No, wala. Binasa na natin, pinatunayan natin yan, Brother Celsius, from wala. Old Testament to New Testament. Ano? Yes. Ayun, Sir Brother Celsius, ano? Malapit na tayong matapos, mayroon ka bang huling sasabihin? So ayan po, no? Isasama ko na po pala din yung pinakahuling talata na gusto kong ibahagi sa inyo. Nasa James. Yes, nasa James po. Wait lang po. Sige lang. Go ahead. So kung meron pa po tayong isang mababasa na talagang kailangang magkumpisal, at ito po ay nasa James o nasa Santiago sa Tagalog. So babasahin po natin sa James. Tagalog na po gagamitin natin, James chapter 5. Mhm. Pasensya na po dahil dalawa lang po talaga ang aking dalawa lang po ang parang strap po siya sa Bible, kaya po hindi ko na po siya nasama dun sa iniipit ko. Walang so, problema diyan. Ito po. Ay, hanapin ko lang kung nasan ang James. James Santiago. Okay. Wait lang. Sa Hebreo to, Santiago chapter 5 verse 16. Ito po. Kaya ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Napakamaliwanag po ang nagsasaad dito sa Santiago chapter 5 verse 16 na kailangan ipagtapat ang ating mga kasalanan sa mga may otoridad upang ito ay mapatawad. Dahil ano ang sabi dito sa James? Sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matutuwid. Kaya po, yon, huwag po tayong matakot na mag-confess sa pari, sapagkat kung meron man po kayong sabihin sa kanilang kasalanan ay hindi po nila pagsasabi kanino man yan. Sapagkat kung sabihin man po ng mga kaparian yan sa kanilang kakilala or sa kung sino man, sila po ay automatically ma-excommunicated. So, huwag po kayong mag-alala, magtiwala po tayo sa mga kaparian natin. At, halimbawa, meron po kayong confess na talagang labag sa batas. Halimbawa, nakapatay ka or nangalunya ka, huwag ka po mag-alala sapagkat ang pari ay hindi ka isusumbong sa kaninomang otoridad o mga pulis, hindi po.
Ito po ay sikreto lamang. So, naalala ko nga po no, nung ako po ay nagkumpisal, nung sinermonan po ako ng pari, sabi niya po ay napakamahal na mahal tayo ng Diyos dahil binigyan po tayo ng sakramento ng kumpisal. Gusto po niya kasi, gusto po kasi ng ating Diyos na magkaroon tayo ng malinis at talagang mamuhay tayo ng may kabanalan upang sa darating na araw, kung tayo man ay lumipas na, ay makasama natin siya sa langit. Kaya po, meron po tayong confession upang tayo po ay maging malinis at maging maayos upang tayo po ay makapunta sa langit. At paalala ko lang po kung sino man po sa kung sino man po diyan ang may matinding kasalanan, ito po ay mortal sin. Huwag po muna kayong magkomunyon o tumanggap ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ikaw po ay may kasalanan pa. Kaya po siguraduhin po kung tatanggap po ng komunyon ng tinapay o ng katawan ni Kristo, siguraduhin po natin na ang ating mga sarili ay talagang maayos at talagang malinis dahil natatanggapin po natin ay hindi ordinaryong tinapay lamang, hindi isang hamak na kinakain lamang, kung hindi ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya siguraduhin po natin ating mga sarili ay talagang maayos at malinis pagdating sa ating pagkain ng katawan ni Kristo. Kuya Carl, Brother Carlo? Eucharistia. Yan, maganda yan. Opo. Real presence, opo. Simbolo. Yes, maganda. Yan. To New Testament. And New Testament. Yes. Plana po. Maraming salamat po. Brother Sergio Celso. Bye.